Kaugnay ng palitan ng piso kontra dolyar at ng dagdag singil ng Meralco, makakausap natin si Ginong RJ Javeliana, Pangulo ng United Filipino Consumers and Commuters. Magandang tanghali po sa inyo. Sir Rafi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Opo. May nakambang taas singil yung Meralco dahil sa nangyaring malampaya shutdown. Ibinaba naman yung singil from 30 centavos per kilowatt hour to 22 centavos at utay-utayin sa loob daw ng tatlong buwan. Makatwiran ho ba ito para sa inyo? Alam niyo po, yung malampaya shutdown ay ito po ay alam naman po ng mga kumpanyang ito na magkakaroon sila ng maintenance program. Mm-hmm. Ang nakakalungkot lang dito ay bakit ito pass on sa ating mga kawawang mga power consumers na kung saan ay sobra na po ang taas ng sa katunayan sa buong Asia, tayo po yung sinasabing pinakamataas na paniningil. Kaya hindi po ito makakatulong sa ating mga mamamayan. Imbis ito'y lalong magbibigay ng pabigat sa ating mga magulang at sa ating mga kababayan na kumukonsumo ng kuryente. Mm-hmm. Pero ang problemang ito at ang isyong ito, hindi naman hubago, hindi huba. Ang sinasabi kasi, problema sa batas talaga, yung punot ugat nitong isyong ito. Pero nung pumasok po ng kasunduan, itong mga kumpanya na ito, ay bahagi na po ng kanilang programa yung maintenance program. Opo. Kaya nakakalungkot bakit ito ay kinakailangan i-pass on sa ating mga publiko. Yan po yung ating paulit-ulit na sinasabi. Next year yan na naman ang gagawin nilang dahilan. So ito po ay hindi po tama. Kaya ang kinakailangan, ang Department of Energy, ay meron naman tayong tinatawag po na di po ba yung nakokolekta mula rito sa malampaya na kung saan ay pwedeng gamitin sa any energy-related concerns. Ano po? Katulad po ng emergency na ito, sa ngayon, tinuturing natin emergency, bakit hindi po gamitin yung bilyong piso na yan? Ano po? Ang, ito kung nagkakamali, hindi po bababa sa 160 billion ang kanilang mga nakolekta na. So, itong wala pa yata ng 2 bilyon yung kakailanganin para rito sa shutdown na ito, ay bakit hindi na lang doon kunin para hindi na po mahirapan yung ating mga kababayang Pilipino. So ang sinasabi po ninyo, wala bang legal na basihan kung tutusin itong pass-on ng charge na ito sa mga consumers? Ang sinasabi po natin, it's a matter of political will. Kung gusto talaga ng gobyerno natin na tulungan ng taong bayan, ay kaya nilang gawin ito. Pwede naman mag-usap ang kinatawan ng Senado at Kongreso at sabihin nila sa taong bayan, pagtulong na rin ng executive kasama pangunguna ng DOE, ay pangunahan nila yung bagay na yan para naman maibigay yung paghihirap natin. Mm-hmm. Kung meron pong kung gusto, may meron pong paraan. Kung ayaw, ay pasikot-sikot o ididribble tayo mga power consumers. Ito bang panukalang ito na ibigay nyo na sa pamahalaan? Para nga makatulong, nabanggit nyo, may pondo naman kung talagang gagamitin lamang. Opo, at alam naman po nila yan. Katunayan, mga nakaraang buwan pa po, no, bago talaga pumutok ang mga balitang ito, tayo po ay mismo po yung tagapagsalita ng DOE. Sinasabi niya ay kinakailangan daw ang Kongreso at Senado yung mag-convene at magpasa ng tinatawag nating emergency measures para makatulong sa publiko. Pero hanggang ngayon ay wala pong hakbang. Mas inuuna po yung problema sa politika, mga ibang problema, kaysa dito sa pang-araw-araw na problema ng taong bayan, tulad ng kuryente, tulad ng tubig, tulad ng pasahe, tulad ng mga bilihin sa gamot. So itong mga adjustments na ito ay talagang tuloy-tuloy nagpapahirap sa ating mga mamimili o sa ating mga consumers. Well, isa pang sinasabing nakaambang po pwede pang makaapekto ay yung pagtaas naman ng value ng dolyar. Pabor po sa mga OFW at exporter yung mas mababang halaga ng piso. Pero posibleng maging dahilan daw ito sa pagtaas naman ng presyo ng bilihin. Reaction niyo po rito? Hindi lang po bilihin. Sa katunayan, ang mga konsesyonaryong may-ari ng tubig dito sa Metro Manila, yung tinatawag na foreign currency differential adjustment, ay nakaamba na po yung kanilang mga adjustment na sinasabi. So nagtitrickle po ito ng sunod-sunod na na paggalaw ng mga bilihin. Kinakailangan natin gawin dito ay talagang palakasin natin yung lokal na ekonomiya natin, tulungan natin yung mga lokal na negosyante natin, at isawatayin natin itong malalang problema ng smuggling. Para ito ay makatulong sa koleksyon ng ating
mga taripa para ang buwis natin ay lumaki. At kung magkaroon po ng mga ganitong foreign currency movement, ano po, ay meron tayong buffer na makukuha doon sa ating buwis na nakolekta mula rito sa mga negosyo na ito para maitulong sa taong bayan. Mm-hmm. Ang sinasabi po kasi yung pagtaas naman ng value ng dolyar, dahil sa mga pulisiya sa Amerika at wala na raw tayong magagawa. Pero ilagay po natin sa konteksto dito sa region natin, ano ho bang lagay ng ating piso kontra sa iba pang mga currencies? Alam niyo po, patuloy po, no? Patuloy pong dahan-dahan na umaakyat po, no? Versus yung dolyar po, umaakyat ng patuloy. At yan nga yung dapat kinakailangang ma-preempt ng ating gobyerno para hindi magkaroon ito ng inflationary effect sa ating mga bilihin. Dahil ang gagawin lang naman ng mga negosyante rito ay papasa lang nila sa kawawa nating mga consumers at ipapasa yung taas ng pasahe sa ating mga kawawang mga pasahero. Yan po yung kalagayan ng ating mga mananakay at mga consumers natin. So, kung gusto talagang gawin ng gobyerno ito ng paraan, ay meron po mga remedyo. Ano po, katulad po, limbawa, ang ginagawa ng Bureau of Customs ngayon. Opo. Ano po, nakakatuwa ang ginagawa ng Bureau of Customs ngayon ay talagang nakatutok sila dun sa anti-smuggling campaign sa pangunguna ni Commissioner Peldon. So ito yung makakatulong po dun sa buwis na makukolekta natin at may lalagak ito sa Department of Finance at magagamit ito sa pambansang budget. Ibig sabihin lang, kung yung mga butas po ng koleksyon ng Department of Finance, ng BIR at iba pa mga ehensya ay mababawasan natin, ay tapasang koleksyon at anumang krisis dumating ang ating bansa, ay handa ang ating gobyerno na tumulong sa kanyang mga nasasakupang mga mamamayang Pilipino. So ang binabanggit po nyo, bagamat may external factor dito sa pagtaas ng dolyar kumpara sa piso, yung internal, meron tayong control dito at pwede itong makampat dito sa isyong ito. Kaya nga po binabanggit ko yung problema ng smuggling. Kasi po ang smuggling ay 200 bilyong piso. 200 bilyon pesos po ang nawawala taon-taon dahil sa smuggling. Imagine niyo kung mabawasan po natin yung 30% o 40% o 50%. Eh malaking collection po yun. Yun po yung ating pinupunto dyan. So, meron po mga paraan. Yun nga lang kinakailangan talaga ng political will. Katulad po ng transformasyong nangyayari ngayon sa Bureau of Customs, ano, kaya sinasite ko po yung example na yun. Dahil yung aming organisasyon, yung United Filipino Consumers and Commuters, ay nakipag-memorandum of agreement kami dyan para labanan yung mga smugglers, ano po, yung mga merong mga unfair trade, hindi nangangalakal ng tama, para makatulong tayo sa gobyerno natin. Pero may nakikita na ba kayo improvement insofar as the Bureau of Customs is concerned? Dahil nabanggit nyo nga, bilyon-bilyon yung potential nakita na nawawala rito. Meron po. Katulad na lang, yung problema rito sa sigarilyo, di po ba, ilang bilyon yung kanilang nakuha ng mga etiketa, ano po? Ito ay makakatulong sa gobyerno. Kung ito ang nagkakamali, 2 bilyon po yun. Ano po? At nung nakaraang taon, ang alam ko po, mga 5 hanggang 6 na bilyon dahil sa smuggling ang kanilang napigil. Ano po, so sa maliit na panahon panunungkulan ng Bureau of Customs ni Commissioner Peldon at ng kanyang mga kasamahan dyan, palagi ko kapuri-puri yon dahil ako naon ng pangkataon, isa yan sa ahensya na nagtatrabaho po ng totoo. Kaya tinututukan po natin at yung mga, kung meron mang natitirang mga corrupt dyan, palagi ko po ay hindi na ako masyadong makagalaw. Sana ganun din po yung mga ibang ahensya tulad ng BIR. Tulad po ng mga iba pang ahensya ng ating gobyerno, halimbawa DNR, ng LTO, ano po, etc. No? Anyway, mahalaga hong tutukan nga itong isyong ito dahil kumbaga malapit nga ito sa sikmura ng mga ordinaryong Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po ang inyong programa. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat po sa Ginoong RJ Javillana ng United Filipino Consumers and Commuters.